Ka napasok sa basketball? Yung best friend ko sa Pangasinan, tinuruan lang akong maglaro ng basketball pero hindi ko talaga alam. Mm-hmm. Pag pinapasa yung bola sa akin, pag sinasalo ko, dito tumatama. Pag kagano ko, nandito na yung bola sa akin. So umuwi akong dugo-dugo. Oh, ano naman, nakipag-away ka naman, sasabi ng mother ko. Hindi, naglaro ng basketball. Huwag ka na maglalaro ng basketball, ha? Gumagano yung mother ko. Hindi, sige. Laro lang hanggang... Natuto? Natuto na ako. Mahiram pa nga ako ng sapatos before eh. Talagang pagwasak-wasak na. Kasi size, in pa ako dati, mga size, mga 10 pa lang. Nahiram ko mga 8 lang. Di nagtagal, ito rin ang naging susi niya para makapunta sa Maynila at maglaro bilang practice player sa iba't ibang national league sa bansa. Idol na idol ko si Romila Ducol noong time na yon. So, yun, nakipag-practice ako dati sa NBA. So, binibigyan ako 100 pesos a day. Paano ka nabubuhay ng 100 pesos a day? Ano kinakain mo? Dati? Kumakain barbecue, tapos yung bagong. 6 months, ganun. Talagang, yung pictures din niya, yun, ting-ting ka rin niya. Kaya talaga ako, tapos malakas talaga ako sa rice. Tapos pinagkakasya ko yung ulam ko, pero sa rice talaga kami bumabawi. So, puro rice ka na lang? Rice na lang, ganun. Yung time na kumain ako nung breakfast nung nasa FEU ako sa quarters, tapos tinago ko yung extra rice na nasa plastic. Nilagay ko sa locker ko. Ba't then, tinago? Parang hindi ko naubos, parang ganun. Baka sayang, ayaw kong itapon yung rice talaga eh. Kasi nagtanim din ako ng palay before, so tinabi ko yun. And then, umulan ng malakas, umuwi ako, nag-close yung canteen kasi magko-close yata sila mga 7 or 8 lang. Mm-hmm. 8 to 10 yung practice namin sa RP team dati. Wala na akong makain. So, naisip ko na lang na may tinago akong kanin. Sa locker. Sa locker. Tapos naghahanap talaga ako ng ano, yung mga tira-tira ng pagkain dati. Yung sa mga sa styro. Kanino tira-tira? Sa mga teammate ko. Nung nakita ko yun, naisip ko, ay, may tinago pala ako. So yun na lang yung kinain ko. Talagang isang... Panis na yun? Medyo nangangamoy, ganun. Pero hindi naman sobrang panis. Tapos yun, isang basong tubig, tapos yung rice na yun. So habang kinakain ko, talaga umiyak talaga ako. Parang awang-awa talaga ako sa sarili ko na okay pa sa Pangasinan. Kahit paano, kumakain ako ng maayos, ganun. Nagpipray talaga, umiyak talaga ako na... Pero nung parang nangako naman ako sa sarili ko na... sabi ko, bahalang araw kakain talaga ako ng masarap. Promise to, bahalang araw kakain ako ng masarap.